panalangin, especially with the model prayer, the Lord's Prayer. Sa Mateo chapter 6, talatang 10. Matthew 6:10. Ito po ang nakalagay sa kanyang mga salita. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Praise the Lord. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, narito po ang bawat sa amin at ginap na ipinasasakop ang aming mga kaisipan at ang aming mga damdamin sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, na bago pa man kami dumulog sa iyo sa gabing ito, ay may mga patotoo at mga kasagutan ka na sa panalangin na ipinagkaloob sa amin. Lord, hayaan mo na lalo't lalo na tumindi ang aming pong pananampalataya na ang panalangin ay tunay na may kapangyarihan sapagkat ikaw o Diyos ang siyang nagbibigay ng kasagutan sa aming pong mga pangangailangan at daigin. Dalangin po namin sa gabing ito na ikaw po ang siyang papasagitna sa bawat isa at magbibigay ka, Panginoon, ng iyong pong patuloy na kabigatan upang kami ay dumulog sa iyong pong harapan bilang mga individual na mga mananampalataya at bilang mga representatives para po manalangin sa simbahang ito. Narito po kami, O Diyos, gamitin mo ang iyong salita upang magsilbing gabay sa amin pong patuloy na pagdulog sa iyo sa iba't ibang aspeto sa amin pong buhay at pananampalataya. Kaya muli, maraming maraming pong salamat sa pribilehiyo na kami po ay makadulog sa iyo sa pagkakataon ito. At hayaan mo na gamit mo lang iyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala. Subalit ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay gamitin mong instrumento upang makadalangin at lubusan, Panginoon, na daluyan ng iyong biyaya at magkaroon ng mga patotoo na amin pong ipapahayag sa bawat tao na amin pong makakasalubunga. Purihin ka. At maraming maraming pong salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. Ang atin pong bibigyang pansin sa pagkakataong ito ay yung sinasabi ritong dumating nawa ang kaharian mo. Amen. At ang bibigyang pansin po natin ay walang iba kundi ang kingdom praying. Kingdom praying. Pananalangin pangkaharian. At diskubrihin po natin kung paano magiging kabahagi tayo ng ganito pong uri ng pananalangin. Kagaya nga po ng natalakay natin noong nakaraang Biyernes, ang tungkol po sa model prayer, ang Lord's Prayer, na kung saan ito po ay hindi binigay upang atin lamang saulungin at yun ang ulit-ulitin natin na ipanalangin kapag tayo lumalapit sa Panginoon. At ito nga po ang ginagawa ng iba to the point na nagiging wala na pong saysay yun pong sinasambit na salita. Sapagkat hindi ayon doon sa tunay na kahulugan, kundi ayon lang doon sa pagbigkas ng salita, kadalasan ang ginagawa ng mga tao. Subalit, nais nga po na ipaunawa sa atin ng Panginoon na ang Lord's Prayer ay naglalaman ng mga prinsipyo, ng mga hakbang na po pwede po natin gawin upang magabayan po tayo sa ating tamang pananalangin. So, yung una nga pong bahagi na atin pong tinalakay noong nakaraan, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo,
ay pinahayag po natin dapat na una sa lahat, sambahin natin ang Panginoon. Kilalin natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, at doon, dapat tayo na magsimula bago pa yung mga personal na paghiling, kinakailangan kilalin muna natin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ang sunod po ngayon ay ito nga pong kingdom praying. Ang akala po natin, tapos ko nang sambahin ng Panginoon. So, kailangan yung sarili ko naman. Pero doon po sa itinuro na panalangin ng Panginoon ay nararapat isunod po natin yung patungkol sa kanya pong kaharian. Now, kung atin pong titingnan ang kahulugan dito ng kaharian, ito po ay tumutukoy sa salitang rule or reign, paghahari. So, nangangahulugan po na kapag tayo po ay nanalangin para sa kaharian ng Diyos, ang atin pong pananalangin ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos na lubusan pong lumawak sa sanlibutan ito. So, ang atin pong Panginoong Hesus Kristo, nang siya po ay nandito sa lupa, siya po ay nangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian. Kanya pong ipinangalat yun pong tungkol sa kanyang kaharian upang nang sa gayon malaman ng mga tao kung paano maging bahagi nito. Sapagkat maaring marinig ng tao ang tungkol sa mga gandang mga pangaral, mayroong karunungan ang pagtuturo ng Panginoon, pero maliban na ituro ng Panginoon kung paano makakapasok sa kanyang kaharian at kung paano mamumuhay ng kalugod-lugod sa kanya, magiging walang saysay ang pagparito ng atin pong Panginoon. So nararapat na sa atin pong pananalangin, matuto po tayong magkaroon ng sentro patungkol sa kanya pong kaharian. At paano po natin ito magagawa? Sinasabi po ng Biblia sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pero idinagdag po, no, na itinanong nito pong si Apostol Pablo, paano nga sila makakarinig kung walang mangangaral? So napakahalaga na mayroon pong instrumento ang Diyos na gamitin para ipahayag ang kanya pong mga salita. So nangangahulugan na lumalawak po ang kaharian ng Diyos sa pamagitan po ng mga taong ginagamit niyang instrumento para maipahayag, maipakalat ang kanyang salita. So when it comes to kingdom praying, we need to pray for pastors and ministers. We need to pray for missionaries. We need to pray for church members who share the gospel of our Lord. So yung pong pagpapahayag ng salita ng atin pong Panginoon upang nang sa gayon patuloy pong lumawak ang gawain ng Diyos sa iba't ibang dako. Now, alam po natin na ang Biblia ang siya pong pinakapangunahing halimbawa ng ganito pong klase ng pananalangin. Atin pong natalakay nung nakaraan yung tungkol sa mga gawa chapter 4 na kung saan ang mga alagad ng ating Panginoon, bagamat sila po ay nagkaroon ng tinatawag na mga pag-uusig, pero dahil po sa pag-iingat ng Diyos, ay patuloy po sila na nagpakatapat sa kanila pong pagkapit sa Panginoon at nang magkaroon po ng pagkakataon na sila po ay magkasama-sama, sinasabi po mga kapatid na sila po ay nanalangin.
At sabi po sa kanilang panalangin, no, ang una nga po nilang ginawa ay yung tinatawag na pagpupuri sa Diyos at pagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. At kung makikita po natin, in chapter 4, verse 29, ang sabi po dito, at ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. So, hiniling po kahit ng mga alagad na magkaroon po sila ng tapang na ipahayag ang salita ng Diyos. Kahit nga daw po sa kalagitnaan ng masasamang balak ng kaaway. At sabi po sa verse 30, samantalang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At nang sila'y mga kapanalangin na ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. So, yung po kanilang panalangin ay para po sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Amen. Na hindi po madali na magpahayag ng Word of God. Lalo na nga po sa kalagitnaan ng mga pag-uusig, ng mga pagpigil, ng mga tao, na ito po ay hayag mga iba't ibang pagsubok na humahadlang. Subalit nang sila nga po ay makapanalangin, nayanig ang dako, sapagkat sila po ay nangapuspos ng banal na Espiritu, sinasabi po na sinalita nila na may katapangan ang salita ng Diyos. So, ito po ay dapat ipanalangin. Di po natin ina-expect na, dahil tinawag sila ng Panginoon, di automatic na sila ay makakapagsalita na ng ayon sa gusto ng Diyos na gawin nila. Still, nararapat po na tayo ay matutong manalangin para po sa mga taong ginagamit ng Diyos sa pagbimisyon sa pangangaral ng kanyang salita. So ito po ang nakalagay sa aklat ng mga Gawa, chapter 4, 29-31, ay nagpapahayag ng lubusan po na layunin ng ating Panginoon na sila ay patapangin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Now, dito pa rin po sa aklat ng mga Gawa, kasi punong-puno po ito na mga gawa ng mga apostol, which in actuality ay gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay ng kanyang mga alagad. Kasi kung wala naman ang Espiritu ng Diyos sa kanilang pong mga buhay at sa kanilang pagmiministeryo, ay magiging walang saysay po ang kanilang ginagawa. Amen? So, yun po ang nais nila na sila po ay mapunan ng kapangyarihan ng Panginoon. Now, sa mga gawa, chapter 13, nakalagay din po dito ang katotohanan na patungkol sa ginawa ng Panginoon sa kanila pong pagmiministeryo sa simbahan dahil po ipinanalangin nila ang tungkol sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Sa chapter 13, sinasabi po rito, verse 1, sa iglesia nga na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Sirene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Ito pong si Saulo ay walang iba kundi si Pablo later on. Pero Saulo pa po ang pagkakilala sa kanya sa pagkakataon ito. Nagsisimula po sila ng gawain doon po sa Antioquia. At sabi po sa verse 2, at nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno,
ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod nyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing tinawag ko sa kanila. Ang kanila pong prayer, mga kapatid, ay lubusan po na gamitin ang simbahan ng Antioquia, na lubusan po, mga kapatid, na magkaroon ito ng impluensya sa kapaligiran nila. At sinasabi po na habang sila ay nananalangin at nag-aayuno. So ibig pong sabihin, may mga spiritual disciplines po silang ginagawa. At ito po ay malaking tulong upang nansa gayon mahayag ang kalooban ng ating Panginoon. Habang sila po ay nagpa-practice ng ganito pong mga spiritual na disiplina, sa pamagitan po ng Espiritu ng Diyos ay sinabing ibukod ito pong si Barnabas at saka po si Saul para po sa special na misyon. At sabi sa verse 3, na magkagayo ng sila'y mga kapag-ayuno na at mga kapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila ay kanilang pinayaon sila. So dito po nagsimula yung tinatawag na missionary journey. At sa una po ay pinangunahan ito pong si Bernabe or si Barnabas. Pero nang later on po, ang naging leader na nga itong si Saul na tinawag siyang Paul. So, makikita po natin na sa pamagitan po ng kanilang pananalangin, nalubusan po na lumawak ang gawain ng Diyos, ibinukod o sabihin po natin, pinili at ipinadala sa isang special na misyon itong dalawang ito upang hindi lang sa Antioquia, kundi marami pang dako ang mabahagina ng salita ng ating pong Panginoon. So, makikita po natin na ito pong prinsipyo ng pananalangin sa Lord's Prayer na dumating nawa ang kaharian mo ay nagpapahayag na ang kaharian ng Diyos ay lubusan po nalalawak sa sanlibutan ito kapag ang kanyang salita ay naipangaral. Kapag ang kanyang gawain ay lubusan po nararagdagan, maraming mga tao ang sumasampalataya, maraming mga tao ang nagsisisi, nagpapabautismo sa tubig, tumatanggap ng banal na spirito, namumuhay na may kabanalan at sila rin mismo ay gumaganap doon sa ginawa sa kanila. Kung paano sila ay tinuruan at binahaginan ng salita ng Diyos, later on, sila rin ay gagawa ng gayon. So, dire-diretso po ang animoy pag-anak, pagdami ng mga mananampalataya. Actually po, nung una ay meron kong addition pa lang. So, pag sinabi pong addition, 1 plus 1 equals 2 plus 1 equals 3, no? Nadadagdagan. Pero alam nyo po, noong ang bawat mananampalataya ay naging masigasig sa kabila ng mga pag-uusig na sila po ay mangaral ng salita ng Panginoon, na hindi lamang yung mga ine-expect na yung mga leader, kung sino yung mga parabang pastor, kung sino yung mga ministro, sila lang ang mga ngaral. Hindi, dumating po ang puntos kung babasahin natin itong Book of Acts, na pati yung mga pangkaraniwang mananampalataya dahil sa pag-uusig, sila po ay nangalat. At kung saan sila nakapunta, sila ay ginamit sa pagpapahayag ng ating Panginoon. So, nangangahulugan na hindi lang po yung mga pastors, kundi maging ang mga members ay atin pong ipag-pray, Lord, gamitin mo kami upang lumawak ang iyong gawain sa pamagitan ng katapangan sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. So, makikita po natin na ito ay napakahalaga na banggitin sa atin pong Panginoon. Na talagang, Lord, tulungan mo ang mga manggagawa,
tulungan mo ang mga humahayo, tulungan mo ang mga nagtuturo ng Bible study, tulungan mo ang mga kahit sa patotoo lang, doon sa mga kaklase at sa mga katrabaho, sa mga kakilala, ay masabi ko ang tungkol sa kaligtasan ng ating pong Panginoon. Sinasabi rin po sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 19. Ito po ay hiling ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Efeso. Ang sabi po dito, na siya po ay ipanalangin at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Now, si Apostol Pablo po ay sabihin natin, matindi po ang pagkakagamit sa kanya ng Panginoon. Siya nga po ay nakalibot na sa iba't ibang dako at siya nga po ay nanguna sa tinatawag na missionary journeys. And yet, hinihiling niya dito sa mga taga-Epeso, ipanalangin ninyo ako na pagkalooban ako na maging matapang na ipahayag ang hiwaga ng Ebanghelyo. So, gusto pa rin niya na patuloy na maging saksi ng ating Panginoon. At humihiling siya ng prayer. So, sa atin pong church, pag-pray po natin ang ating pastor, pag-pray po niyo ang inyong board, pag-pray po ninyo ang mga church board and church leaders natin na pamunahing ginagamit sa mga pangangaral, pagtuturo, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi lang po kami, kundi Lord, pinagpe-pray namin ang bawat miyembro ng simbahan ito na maging instrumento upang magbahagi ng iyong salita. Amen. So, ang nais ng ating Panginoon ay lubusan na magkaroon po ng pagkakataon na tayo po ay dumulog sa Kanya upang lalo't lalo na lumawak ang gawain ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Kolosas, chapter 4, still, humingi po siya ng panalangin. Ang sabi niya sa verse 2, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo mangagpuyat na may pagpapasalamat. 3, natuloy, idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may mga tanikala ako upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Biruin niyo po yun. Sabi niya, kaya nga ako ay nasa tanikala. Ang ibig sabihin po dito, nasa pagkabihag siya. Nakulong siya. Pero sa kabila na siya po ay nakakulong, patuloy po siya nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya hinihiling niya na hilingin, idalangin ninyo ako sa Panginoon upang ang katapangan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay siyang sumaakin. So, ito po yung ating mga gabay na mga talata sa Biblia na magsasabing dapat talaga na itong kingdom prayer ay lubusan po natin i-practice sa atin pong buhay. Hindi po lang na masasabi natin, Lord, dumating ang iyong kaharian. Kasi Lord, ang gulo-gulo na dito sa mundo, dumating ka na nga. Kunin mo na kami. Pero hanggat hindi na ihahayag ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan upang wala pong mainahilan ang mga tao.
hindi po malulubos ang kalooban ng Diyos sa huling kapanahunan. Kaya kinakailangan na ipag-pray natin ang mga taong ginagamit sa salita ng Diyos. So, after pala na tayo po ay makapanalangin na may pagpupuri, Lord, sambahin ka, ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Panginoon na nagpo-provide sa aming pangailangan, lumulutas sa aming mga problema. After nating magawa yun, after natin na mapuri siya, hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ang sunod pala ng Lord, hayaan mo na maging instrumento ako na ipanalangin sa ikalalawak ng iyong kaharian. Lord, dinadalangin ko po ang mga pastor, unang-unang aming pastor, na patuloy na magbigay ka ng katapangan, karunungan, ng tamang mensahe upang maipahayag niyo ang iyong salita at bawat isa na ginagamit sa simbahang ito. Magsimula muna tayo sa simbahang ito. Bago natin pag-pray yung iba pang mga pastor, ay atin po, mga kapatid, unahin ang atin pong church. No? So po, pwede po mga kapatid, kung alimbawa po ay araw ng Lunes, pagkatapos po makapag-puri sa Panginoon, pag-pray mo ang ating pastor, and then ang inyong lingkod. So, yun ang focus. And then, Martes, ang sunod mo nung ipag-pray, Lord, yung aming mga church board at church leaders. Sa susunod naman, Lord, yung aming mga Sunday school teachers, mga Bible study teachers. Sa susunod naman, Lord, ang mga members na kung saan ay talagang gamitin mo. Pwede po tayong magbanggit ng mga pangalan. Then sa sunod naman ay maari po yung mga pastor na narinig nyo rito, na naimbitahan natin, na kung saan ay naging pagpapala sa inyo. At Lord, itong si Pastor ganito, gamitin mo pa siya kung paano ginamit mo siya sa aking buhay. And then, pwede po natin ipanalangin, Lord, yung pong aming mga leaders sa aming pong fellowship, si Pastor Alfredo Bodegas, ang aming pong General Superintendent, at ang lahat po ng pastors and ministers ng United Pentecostal Church Philippines. And then doon sa last day ay sabihin mo naman, Lord, yun pong United Pentecostal Church International, yung aming pong mga pastor sa iba't ibang dako. Alam niyo po, yun, naiisa-isa natin na ipanalangin ang mga taong yaon. Kung hindi man po doon sa isa, ako, yun na ang naging laman ng iyong pananalangin, di po ba? So, pwede po natin silang, kumbaga, ay tihatiin yung mga request na ito upang nang sa gayon ay mabigyan po natin ng concentration yun pong kanilang mga pangailangan para po sa pagpapahayag ng salita ng ating pong Panginoon. So, gawin po nating priority ito pong kingdom praying, sapagkat walang ibang makapagbibigay sa atin ng kagalakan bukod syempre sa kaligtasan na ating pong natamo, no, at sa mga patotoo at biyaya na ating pong natatanggap, ayun pong makita natin na maraming tumutugon sa kaligtasan dahil may taong nagpahayag ng salita ng Diyos sa kanila. So, let's pray that the Lord's kingdom will be advanced because we started praying for that kind of prayer. Hinihiling ko po ang bawat isa ay tatayo. Hallelujah. Hindi po madali na magkaroon ng ganitong burden. Kasi nga po, gusto natin, unahin ko muna kung anong kailangan ko. Bago yung kailangan ng iba, akin muna. Pero makikita po natin sa Lord's Prayer, yung priority ng Diyos. At ito po ay nagagawa kung nagmamature na po tayo sa pananampalataya. Kasi nga, kapag ka ikaw ay sanggol pa sa pananampalataya,
Laging ano yan? Iiyak yan. Bigyan mo ang gatas. Parang gano'n. Laging uha. Uha. So, yung kanyang pag-uha ay sabihin, gusto niya ang pagkain. Bigyan mo siya ng gatas. No? Ihele mo siya para siya makatulog. Yan po yung bata. Pero habang unti-unti lumalago sa pananampalataya, hindi na po tayo nagiging selfish na parang si ako, sa akin, ang sentro ng attention. Habang tayo po ay lumalago, unti-unti po natin nakikita yung priority ng ating Panginoon. Ano ang dapat unahin ay panalangin, paglalot-lalo, na maganap ang kanya pong kalooban, ang sabi, sa langit at ngayon din dito sa lupa. So if we want God's will in heaven to be fulfilled on earth, ayan po natin na masanay tayo na manalangin sa pangkaharian na pananalangin upang matupad po ang naisi ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.